Elementary pa lang, gumagawa ko ng mga poems. Tapos lalagyan ko siya ng mga illustration. Yun, doon ako nagsimula maggawa ng art. Sa aking natatandaan, yung Jesus Christ na may pulubi ang favorite kong painting. Kasi na-meet ko yung pulubi actually doon sa ilalim ng MRT. Pag uwi ko, piniink ko siya. Acrylic kasi suitable sa climate natin. Kahit matagal na siya, hindi siya nagka-crack. Itong sculpture, matagal ko na siyang iniisip gawin. Kaya lang, sabi ko, hindi ko pa afford bumili ng mga clay at saka oven. Nung nagkaroon ako ng funds, yun, pinakaunang project ko para lumukso sa ibang aesthetic ng art, ginawa ko na yung mga sculptures ko. Pag nakakalikha ako ng mga bagong composition or bagong discipline sa art tulad ng abstraction, dun masaya ako kasi ayoko na nang may balakid or mayroong bakod ang isipan ko para mag-create ng art. Ang gusto ko lang maparating sa kanila na ang nililikha kong painting ay hindi lang isang aesthetic or discipline tulad ng mga ginagawa ko sa pastel, puro mukha lang ng tao or different side of life, yung mga iba't ibang klaseng pamumuhay, kundi nag-a-attempt ako ng ibang painting tulad ng abstraction sa art. Actually, masaya ang nakakatapos ako ng painting. Pero pagkatapos sa painting, minsan nalulungkot din. Siyempre, pag lagi ka mag-isa, nalulungkot din. Kaya ang binabaling ko na lang, tinatawagan ko yung mga anak ko para sumaya uli ako. Yun ang sinasabi ko tungkol sa mga young artists. Sila ang susunod na henerasyon, kaya dapat palalimin nila at saka pagandahin at saka maging passion nila na mag-create sila ng mga malalalim na art para mas maganda ang kinabukasan na mararating ng mga artists sa ating bansa. Ang art sa akin ay buhay. Pag walang art, walang buhay. Buhay ang art.